dito po yung part ng threshing. Tapos dito po yung bagil. Green ta. Bali, check ko muna natin yung mga makina. Ito po yung kanyang kambutyo, radiator cap, tapos gas tank, tapos air filter po. Lupa. Tapos yung oil filter po nito nandito. Dito po yung lagayan ng oil niya. Dito po yung green tank. Bali, bago po tayo pala magbandar, lagyan po muna natin siya ng sako. Tapos number one po na i-check natin kung naka-close po itong kung ng ano niya, drains, para hindi po matapon yung mga kung natin palay. Ito po yung monitoring glass ng ano niya, tank, para makita po natin kung may laman pa o wala na. Ito po yung wind blower. Drawing. Tapos nandito rin yung mga chain niya, makita po natin yung mga chain. Ito po yung mga kuan, nagpapaandar sa mga complements niya sa loob, sa threshing natin. At meron din po tayo yung gulong niya, ito po yung trepa drain. Dito rin po yung grease pump, pagka wala na pong mga grasa. Tapos ito po yung rail guide. Ito po yung pick-up rail niya. Tapos nandito po makikita natin yung blade, cutting blade. Tapos meron din po siya hydraulic niya. Tapos nandito rin po yung battery. Hindi po siya under pag walang battery. Tapos punta po tayo dito sa operation niya. Ito po yung ano, lever ng pagtas baba po ng ripping natin. Ito din po yung pivot, left and right. Makita nyo, may side mirror din po siya. Ito po yung lever ng main gear niya, atras abante. Ito po yung sa bandang kaliwa, sa threshing po siya para umandar. Ito po naman, para umandar po yung reaper natin. Bali, so pagsakay po natin dito, mayroon din po tayong 3 touch na tinatawag. 1, 2, then sakay ka, 3. Ayan, meron din po siyang ano, electrical switch. Switch po siya ng ano, left and right. Para makita po natin kung gumagana siya, medyo tilt po natin ng pakanan ng ano, susi. Dito rin po yung dashboard niya. Makita natin yung mga hindi natin na-check in ano, na nakita. Left and right po siya. Ayan. Tapos may busina rin. Beep, beep, beep. Meron po yung clutch niya dito. Tapos meron po yung lock ng hydraulic. Pagpapaandarin po natin siya, make sure po na naka-neutral po lahat muna. Tapos pagka pinandar po natin siya, kailangan po natin i-din yung clutch. Pagka-andar po ng one natin, ng combine harvester, i-set na po natin yung kanyang accelerator agad.